Hi guys! Ayan! Welcome to our mukbang stream slash vlog. Yes. Ayan, and today, magmumukbang tayo with Q&A kasama si Joshua. Hello! Welcome! Bilang one of our closest friend na talagang matagal na bata pa kami. Mga ilang taon, mga 10. Eh, nung pinuhos ka, di ba? Mga 10 years ago. 2010 tayo nagkakilala. 2010 ako nag-college eh. Ang daming utak. Okay, so habang kumakain. So yun, start tayo sa first question, guys. Okay, unang tanong. Marami nagtatanong kasi nito. Mag-ano ka daw, mag-full name reveal. What is your full name? Bawal mo mag-pass, bawal. Bawal mo. Ate, makatanungan nyo. No comment na po ako dyan. Pass! Konti lang naman to, tsaka kaya okay. Mo sagutin. So, ito talaga yung tunay kong pangalan. Erso Scarlett. Erso Scarlett, charot. Ang tunay kong pangalan is Eleanor V. Bernardino. So, Bernardino talaga yung apelido ko, pero Eleanor yung first name ko. Yung Leia, nakuha siya sa Eleanor. Ganun kasi yung spelling niya. Saan naman, kung maaalala mo pa, where did we meet? Tsaka, paano tayo naging close? Naalala ko na, ewan ko kung tama ah. Piling ko alam mo kasi tinatanong mo sa akin eh. Naalala ko, nung third year ako, parang may subject kasi kami na photography. And then, kailangan namin ng DSLR. So ako, wala akong pambili. Nag-rental lang ako. Eh, siya yung parang pinaka-famous na may camera sa amin nun. Sa college namin, siya yung pinaka, parang laging may dalang SLR. So sa kanya ako nag-rent. So speaking of mga boys, maalala mo pa ba kung sino yung first love mo? Yung masasabi mong love talaga, hindi lang yung crush, hindi yung puppy love lang. First love ko talaga. Papangalanan mo ba? Ikaw, wala ka. Papangalanan mo bakit? Tinatawanan ko na lang ngayon. Ako mo. O, sino? Napahiga pa ka sa baw. Baka nanonood siya, guys. Hindi. Na, ano, ang first love ko, yung classmate ng kuya ko, ni Kuya Ken sa engineering. Oh, yung... Kamasa nila, Jer! Oh. Ito na. Ano, 4 years ko lang ako nun. Ito, never ko to kinento kahit kanina. Ang nangyari kasi talaga dun, umuwi si Kuya Ken, di ba nasa mga lolas na siya, ako nasa San Jose Del Monte. Umuwi siya dun, tapos lagi niya kinikwento yung mga classmates niya, ganyan-ganyan. Tapos... Sinasama ba niya? Hindi, hindi niya sinasama. Hindi, pinakailam ko yung cellphone ni Kuya. Naghanap ko ng textmate. Tapos, lagi niya binabagay yung mga pangalan ng mga, mga pogi. Mga bet-bet. mga bet. So ako, kinuha ko yung number nung isa. Okay. Random lang. Hindi, alam ko na siya yung pinakabet. Okay, wow. Researcher, very mask. Okay. Tapos kinuha ko yung number niya, tapos tinext ko. Tapos, kunyari na wrong send ako. Dati parang ano pa yun eh, parang viable ano pa yun, excuse na wrong send ka talaga. And so, pangalan niya, Luigi. Yun lang. Luigi, hi! Ano, hindi naging kami. Kaya ako nag-aral sa BSU dahil sa kanya. Ay, iba din. Oo. Iba din ang level ng ate mo, girl. Naniniwala ka ba? Or anong say mo dun sa paggawa ng first move, dapat ba lalaki lagi o okay lang na babae? Dapat talaga lalaki yung gumagawa ng ano, ng move. Pero in my case, ako yung laging gumagawa ng move. Kasi, ako yung lagi, kasi hindi ako mahilig magpaligaw. Okay. Diba straightforward ang tao? So kapag ka, alam ko na pinupormahan ako, alam ko may crush siya, tapos hindi ko siya gusto. Kaya sabi ko talaga na, parang pinaparamdam ko, di ko naman binabastos, pero parang sabihin ko lang talaga na, parang gano'n, paparamdam ko na, natawa pa lang tayo, gano'n. Ah, right then and then, parang sasabihin mo. Eh, pero pag gusto ko ita, ako na yung parang manliligaw sa'yo, kumbaga. Okay, next. Related din doon, kung bibigyan ka naman ng power, ano sa tema, isang power? Kung, power na mabasa yung isip ng mga tao. Hindi ba mas lalo ang magiging ano nun? Bakit? Gusto ko kasi maging conscious kasi na, di ba, ako si girl approach. Mm-hmm. Hindi ko alam kung dapat ko sila i-approach kasi nga. Kung ano iniisip nila sa akin. Kasi nga, sanay na sanay yung tao na lagi akong binabadmouth. Tapos, ako walang ka-idea. Kahit ang bait-bait ng pakikitungo ko sa kamila, nahi pala nila sa akin kasi nasabi sa akin. Kasi feeling ko, madalas yung misinterpret kayo, no? Oo.
pagawa nila yun. Kasi hindi ako plastic eh. May na-experience ka na ba na parang tinry mo maging good pero pangit pa rin yung pinakita sa'yo? All the time. Marami beses. Ay, pinangayo ako sa lahat yung disrespect ako eh. Mm-hmm. Yung parang kahit sobrang bait ko sa'yo, tapos ginanon mo ako or inaway mo ako, binalasubas mo ako, eh kasi katalo yung sabi. Parang sa hugot mo, parang nung nakita ko yung mata mo, parang recently lang yung nangyari. Parang hugot siya doon, guys, ah. O yun siya, ah, okay. Okay. Gusto ko malaman, sa tingin mo ba magaling ka mag-ML? Bakit? Alis ng mundo, di ba? May mga favorite hero lang ako, pero hindi talaga ako magaling mag-ML. Guys, okay, next question. Ito naman, ano yung view or ano yung insights mo or thoughts mo dun sa mga streamers na girls na nagsushow ng too much skin sa streaming? Frankly, mukhang marami akong magiging ka-away dito ah. Idea mo lang naman. Ito si Robin yun. Kasi ako, hindi ako judger kasi. Hindi talaga ako judger. Pero, hindi yung lugar dapat yung bagay-bagay. Nga rin, yung joke nilulugar. Yung pananamit nilulugar. Yung ginagawa namin, yung streaming natin, career natin to, so dapat mukha tayong presentable all time. Ikaw ba papasok ka sa GMA? By the way guys, sa GMA sa nagtrabaho. Napasok ka ba sa trabaho all the time na nakakita yung puso mo? Kunyari babae ka. Di ba hindi rin? So ako, kung ano yung appropriate kasi may nanonood naman. Minsan nagmumura ako pero kasi, ano eh, expression ko lang yun. Pero pagdating sa pananamit, mas much as possible, ayoko nakikita yung boobs ko. Pero wala akong against sa mga taong ginagawa yon. Hustle nila yon. Pero para sa akin, kung tatanungin ako, mas okay sana, mas presentable yung suot natin. Sabagay, tama yung point mo na yun. Kasi hindi mo alam kung may mga batang nanonood sa'yo, di ba? I respect the industry. Oh, tsaka wala. Parang hiniwalay mo yung ganun. Mm. Yun na, kung ano yung appropriate lang. Meron bang moment na na-feel mo na hindi ka enough? Maraming beses. Kasi, okay lang kung di mo gusto i-share, ha? Pero gusto ko lang malaman. Maraming beses kasi, ano eh, feeling ko, kunyari ah, dito sa streaming career, feeling ko mas malayo pa yung iaangat ko kung ginagawa ko lang tong mga ganitong bagay. Okay. Pero hindi ko siya nagagawa, hindi ko alam. Kumbaga, minsan kasi pagod ako, ganun, or minsan wala ako sa mood. Buti kasi ako eh, di ba? Okay. So, sinasagot guys, in fairness, sinasagot niya yung mga tanong na serious questions. Ito naman, kung meron feeling mo hindi ka enough, when is the time na kumbaga masasabi natin, proudest moment mo? Proudest moment ko nung naglayas ako sa amin. Hindi ko lang sabihin kung ano yung dahilan. Naglayas ako sa amin, tapos kinaya kong tumayo sa sarili kong mga pa. At until now, kaya ko. Kaya mo mag-burp? Until now, nag-burp ka? Until now, kaya ko pa rin tumayo sa sarili kong mga pa. Ang sarili ako ng tanong eh. Totoo, hindi natin, we won't go into details, pero grabe, I know, grabe guys. Alam niyo yung life story ko, dahil sobra, ko pa yung mga entry ng MMK. Sobrang hanga ko dito, kasi parang, grabe, parang alam ko kasi yung story eh. Kung alam niyo lang, napaka-strong na tao nito, walang, hindi umaasa, parang, lahat ko ano man yung meron sa pinaghirapan niya, literal na hard work yun. Tapos, grabe yung mga decisions, pero hindi na lang natin babanggitin, na ginawa, na parang kung ako yun, hindi ko kakayanin. Oo nga, lahat ng hulihan pa ako niya, sabihin nila, paano mo nagawa yun? Ano yun? Ano yung naging motivation mo? Or ano yung naging push para gawin mo lahat yun? Parang isang araw, isa lang ako pack, this shit, alis na ako. Lumayas ako sa amin, wala akong pera. Ano yun eh, parang college pa lang ako noon, tapos nagigig lang ako, nagmo-model lang ako sa Manila. So, one time, nagkagig ako na may paano na 1.5 yung, ang kauna-una natanggap kong TF, 200 pesos. Nung nakatanggap ako ng 1.5 sa taping dati, extra lang sa mga teleserye, hindi na ako umuwi sa amin. Wala rin akong dalang gamit. Nakitulog lang muna ako. Oh, yeah, alam ko na. Nakititulog lang muna ako.